Bible Introduction. ATS program under CCS. ATS, of course, is Asian Theological Seminary, and CCS is the Center for Continuing Studies. The course syllabus. Course description. This course deals with nature of the Bible, the background, the message, important theological issues and themes of each book of the Bible. Dapat familiar tayo doon kasi pag tinuturo natin yan sa church, pag tinuturo natin yan sa bata, we should be familiar with the themes of the Bible. Ano ang pinaka-whole theme ng Bible? Ha? Kung isang theme lang ang Bible. Ha? Bakit sinulat ang Bible? Mapakahirap lagyan ng isang theme, no? Pero isang mapakalaking issue dyan lagi, yung redemption. The Bible was from the book of Genesis, may declaration na ng redemption. Of course, Genesis, may ang pinaka-main yan, yung creation. So we need to study those things. Course objectives. Pakibasa nga. Paki-introduce yung name niyo. Sino bang, okay, kayo po, nasa unahan. Let me know just the name. Maricel, please read the objective number one. So this is the mahalaga ito na maunawaan ng mga bata yung nature ng Bible. Mamaya kukunin natin yung isang mahalagang yan. Pangalawa, please. Catherine. To help the students familiarize themselves with the background, setting, genre, themes, and purpose of each book of the Bible. Okay, mahalaga yon yung background, the setting, kasi maparaming unawain sa Bible, ano, may isang verse sa Psalm na pag hindi mo inaral yung setting, yung background, magkakagulo yung church. Nakalagay dun sa Psalms 116, verse 15, precious in the eyes of God is the death of His saint. Tapos nung Tinagalog, walang ka-translation na tumugma sa English. Ang translation ng magandang balita, masama ang loob ni Yahweh pag may namamatay. Diba? Tapos, paano naging ganun ang translation ng English ang layo? Walang tumugma na translation sa Tagalog coming from the English. So, we need to understand the background. We need to understand the setting. Kung hindi kasi natin alam, example, Psalm 23, familiar kayo sa Psalm 23, ano? The Lord is my shepherd. Punong-puno yun ang puro claim ni David. Davidic Psalm kasi yun. Pero what is the background? That was the background of that. Yan yung time na hinahabol siya ng anak niyang si Absalom para patayin siya. Tumatakbo siya dahil ayaw niyang kaaway yung anak niya. Di ba? Eh, siyempre, mahirap kaaway yung anak eh. Makipagpatayan sa anak. Yung tatay pa tumakbo. And he keeps on running. Sa pagtakbo niya, bulubundukin yun. Kaya sabi niya doon, even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Shadow of the valley of death, dahil pagtakbo niya, puro bangin. Pag hindi siya tumakbo, abutan siya ng Absalom. Pagtakbo niya, maraming mabangis na hayop. Kaya valley of death talaga. Shadow of death talaga yung pagtakbo niya. Pero kailangan niyang tumakbo. Kaya lang sa pagtakbo niya, may kaaway mga wolves sa bundok at mga bangin sa gabi na hindi mo alam kung mahuhulog ka or what. So may background. Hindi pwedeng kala mo yung text as if na sinulat para sa iyo, para sa modern church, na basta na lang natin i-claim. So we need to understand that. Yung purpose ng books, yung genre, dahil ang Bible ay literature at the same time. So dahil may literature siya, iba-iba siya ng genre. Madali bang unawain yung Genesis at ang mga anak ng Diyos ay napangasawa, ang mga the daughters, diba? The sons of God married the daughters of men. Well, what is that? Sino yung sons of God? Who married the daughters of men. Diba? Scholars come up with three different interpretations. Bakit magkakaiba? At ano yung mukhang mas tama? So, hindi madaling unawain. Kasi genre siya. May genre na dapat nating unawain. Ano yung genre nito? Kasi basta na lang na, ang mga kahit mga pastor, basta na lang ipipreach yung passage na yun, na ang interpretation, yung sons of God ay righteous men. At yung daughters of men ay mga evil, mga wicked na babae.
unfair naman sa kababaihan. Di ba? Isang interpretation doon, yung anghel daw, yung mga sons of God. At napangasawa, yung mga daughters of men. Ang tanong doon, ang angel ba ay sexual being? Spirit being sila, di ba? Pero ang tanong naman doon, ba't nananganak sila ng higante? Di ba? Maraming proposal. So, isang paraan ng pag-unawa doon, tingnan mo yung genre nung text, nung Bible na hawak-hawak mo. And then the themes. Themes and the purpose of each book of the Bible. Lahat ba dito? Ano ba? Puro ba kayo galing sa Christian churches? Hindi, ano? Okay. Well, ang mga evangelical, masyadong focus sa Pauline at saka Johannine writing. Sinong galing sa mga evangelical churches? Anong church kayo? Baptist? Ano? Ang Baptist, mga walong klase yan. Napakadami nating uri. So, iba-iba. Ang tingin lagi ng mga evangelical, siyempre, yung pagiging born again, ang ano, di ba? Pero did Matthew mention about being born again? Hindi minention ni Matthew yan. Si John lang ang nag-mention yan, di ba? Bakit sila Matthew? Yung community ba nila hindi kailangang ma-born again? Why Matthew did not mention that teaching of Jesus? That man must be born again. Hindi kailangan ni Matthew sa kanyang community yung ganong idea. So, depende yan with the purpose and the recipient. Okay, pangatlo. Next. Thank you. To help the students formulate Bible lesson as they minister to the people. Okay, mahalaga din to na tama yung tinuturo natin. Mag-formulate tayo ng mga Sunday school teacher dito. Mag-formulate ng mga tamang lesson coming from the Bible. At magiging tama yung lesson kung tama yung pagkaunawa. Kung tama yung pagka-analyze. Although, siyempre, God sometimes gumagawa siya beyond our human abilities and capacities. Si God na ang nagdadagdag sa mga kulang natin. But we need to come up with that. And then, last, please, na number 4. Dina po. To encourage the student to develop passion in preaching the Word of God. Oh, we need to be passionate. Ano? Last week, nagturo naman ako ng subject na ito sa Mindoro. At malayo yung Mindoro, ano, I had to travel. At yung pag-uwi ko, gabi na ako sumakay sa barko. Gabi na ako sumakay sa Pascat. At maalo na paggabi, ano. So, but I need to be there. And nakita ko yung mga pastors doon sa mga Christian workers na anong-ano talaga sa mga lessons ng, tamang lessons ng Biblia. And, so, kahit malayo, kailangan may passion tayo na ang Word of God, ang primary solution sa mundong ito, na yung mga tao mapalapit sa Diyos, manumbalik sa Diyos, at magkaroon ng puso. Tayo mga teachers ng Word of God, we need to develop that kind of passion. It is not just a work while teaching the Word of God. It is our call and should be our desire to proclaim the Word of God so that this world will be healed. Pollen kasi ang mundo, kailangan ng gamutin at ang Diyos ang makagagamot dito. At ang isang medicine niya dito, yung Word of God mismo. Kasi na ako, turning point sa akin ang gospel. Kung paano umepekto sa akin sa buhay ko ang gospel, nung nakilala ko si Jesus Christ, na-encounter ko siya, nagkaroon ako ng turning point at naranasan ko yung pagbabagong buhay. At ito mahalaga ang Bible. Ano? So, references natin kay Gordon P. Mayroon dyan sa library, Gordon P. and Stuart Douglas, How to Read the Bible for All Its Worth. Yung Carson et al., tatlo kasi silang author niyan, kaya Carson et al., Introduction to the New Testament. Bud Lawrence, Introduction to the Old Testament. Yan, Catholic scholar, yung isang yan. Yung Bud, si Lawrence Bud. Bible Introduction.
ATS program under CCS. ATS, of course, is Asian Theological Seminary, and CCS is the Center for Continuing Studies. The course